Yan, good morning, mapagpalang Sabado. Sabado po ng umaga sa ating lahat, mga kalingap, mga kalorni. At syempre si Katropang Red, mga katropa dyan. Nandito po tayo ulit dito sa lupa, no, ni Katropang Red. At check po natin kasi nagpagawa po siya ng balon, no. So tignan, update po natin yung tubig kasi para po makapagpagawa po tayo, kailangan ng may tubig. Kasi hindi naman po makakapagsemento nang walang tubig. So pinaka-importante po tubig at syempre kuryente. Yan, okay. At magtanim tayong konti. Yung mga gulay. May dala tayong pananim dito. Ayan, may dala siyang buto. Yun, no, buto. Mga gulay, tanim po tayo. At tama-tama at maganda. Maganda ang panahon, hindi masyadong mainit. Kaya tara po, samahan niyo po kami guys sa ating munting. Ano ba tawag diyan? Dream. Munting, hindi yung pagtatanim. Munting farm. Ayan. Munting farm. Ayan. Samahan niyo po kami sa aming munting farm. Farm. Ayan, kasi munti lang eh. Ano? Farm. Farm lang. Farm. Pag malaki, farm. Pag hectare, farm. Pag maliit lang, farm. Tara po guys. Sama po kayo sa amin. Hey guys, ayan, dito na tayo at tayo po ay magtatanim. Nasaan na yung pananim mo, Daddy? Dito. San? Ano ba yung talong? Talong. Talong na ano, yung iloka, pang iloka, ano, pang pakbit. Pang pakbit, bilog. Yung ano lang. Ayan guys, medyo makulimlim kasi maambon-ambon, kaya medyo maputik. Ito po. Pero maganda na po siya, oh, ayan o. Oh. Ay, may mga tuta. Ayun guys, may mga tuta. O, ayun o. Dumudumi dun o. Kanino kayang mga tuta? Ayan. Kunin ko kayo. Ayan guys, may mga tuta dun. Ito po siya o. May bakod na po siya. Ayan, kompleto na yung bakod. Ayan po. Ayan yung bakod. Kompleto na siya. Ayan po yung kabuuan po ng lupa. Ayan, may bakod na po. Tapos may mga tuta. Kanino kaya mga tuta to? Tuta! Chuchu! 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 Daddy, oh, may mga tuta, oh. Daddy, kaninong mga tuta to? Kunin natin to isa. Uy, nagalit siya. Galit siya. Sabi ko, kunin ko siya. Nagalit. Ayan, guys. Magtatanim tayo dito. Maganda pala yung lupa dito. Maraming. Ay, pili. Ayan, yung mga pili nalalaglag. Tinanggal na yung ano dito. Ano? Ayun, tinanggal na. Ayun, guys. So, tinanggal na yung ano, pakyutan. Ayun yung pukyutan. Ba't hindi niya pa tinanggal yung pinakapuno? Ayan o, puno ng pukyutan. Baka bumalik sila dyan, Daddy. Hindi na sila babalik dyan? Tapos na yung kontrata nila. Tapos na yung kontrata nila dyan? Ayan guys o, ayan o. Ito, tanim-tanim ko. Ito yung mga tanim ni Katropang Red. Magtatanim po kami dito ngayon. Ayan yung mga buto niya. Buto ng buhay. Galing pa sa San Mateo. Galing pa San Mateo. Ay, wala yung sitaw ko. Wala yung sitaw? Ayan o. Yung ano na lang, lettuce. May lettuce ka? Ito pechay. Ayan o, pechay. Pechay tsaka lettuce. Ayan guys, magtatanim daw siya dito. Ito na po yung kabuuan ng lote. Ayan. Ayan o. Siya dito, ito. Ayan o. Tatanim na si Katropang Red. Ayan, dito sa gilid ng bakod siya magtatanim. Ayan po yung pinakabakod. Ayan po. Paikot na siya.
Ayan yun, hanggang doon. Ayan na. So may bakod na siya. Ayan. Ayan yung mga tuta, oh. So ito pala yung hinukay na balon. Punta po tayo dito yung hinukay na balon. Ito, so ito po yung balon pala na hinukay. Medyo ano po kasi guys, maambon. Ayan, lalim. Daddy, merong na anong palaka. Merong na anong palaka, nahulog na palaka. Malalim. Lalim pala, oh. Ayun, may palaka na nahulog, oh. Ay, hindi natanaw. Sobrang lalim. Ayun, ang lalim niya, guys, oh. Ayun, oh, yung palaka, oh. Naku, nalutang na yung palaka. Naku, grabe naman pala lalim nitong balon na to. Malalim siya. Ang lalim, oh. Ang lalim niya. Gano to, daddy? Ilang ano to? Ay, grabe. Kawawa naman yung palaka. Ayun, oh. Nalunod na yung palaka. Lalim siya, guys. Lagpas-lagpas tao. Siguro mga tatlong tao to. Lalim. Pag nahulog ka dyan, lunod ka. Hindi na ka na makakaahon. So, ito po yung pinapagawang balon. Ayan. Para po may tubig po yung mga gagawa na tao. Pag mag-start na po paggawa yung bahay, kailangan po syempre ng unang-una tubig. Kasi, kailangan ng pangbasa sa simento. So, ito po guys, malinis na po siya. May mga tinanggal na mga puno. Ayan o. May mga inalis sa puno kasi tatamaan ng bahay. Ayan po yung tinanggal ng mga puno. So may mga inalis na puno, pasensya na po at kailangan pong tanggalin to. Ayan. Mas ayun yung isa doon. Tsaka yun doon isa. Ayan. Ito po, ito. Tsaka yung isa na yun. So tatlo po yung tinanggal na puno. Kasi dito po ilalagay yung bahay. Ayan. Ito. Daddy, itong puno ng pili. Hindi tatanggalin to. Ito po, puno po to ng pili. Ito po, pili po ito. Yung daming bunga, oh. Anong pili? Kailang nasa gitna kasi siya, eh. Ayun, mga nalalaglag po yung bunga niya, oh. Ito po yung bunga. Ayan. Puno siya ng pili. So dito po ilalagay yung bahay, dito. Maliit lang po na bahay, mga siguro mga 15 square meter lang po na bahay, maliit na kusina, salas at isang kwarto lang po. Mga 15 square meter diyan po. Maliit lang po. Pang ano lang, yung matutulugan lang po, simple lang po, simpleng bahay lang. Maliit lang, mga 15 square meter. May maliit na kusina, may maliit na salas, at maliit na kwarto. Ganun lang po. Siguro tagpa 5 square meter lang. Yan. Huwag ka maniwala dyan, kuya, niloloko. Raulo ka dati po, niniwala siya. Ayun si kuya, doon sila nakatira sa loob. Magiging kapitbahay po natin sila. Meron po siyang alagang aso si kuya na Belgian. Yan po si katropang Red at magtatanim na. Yan, nililinis niya po. Tatanim po siya ng gulay. Maganda yung lupa dito, no? Ano yung ginagawa doon? Nagpupukpok. Sa kubo yun. Pinapalitan ng yuro. Pinapalitan na ng bubong? Ah, talaga. Ayan na lang. Ayan na, oh. Ganda yung lupa dito, no?
Boghag. Ganyan na pag itanim ng gulay. Bubuhagagin mo yung lupa. Hmm. Na mabilis yung ugat niya. Hmm. Mabilis makapunta sa ilalim. Hmm. Makakuha ng nutrient. Nutrients. Na kailangan na alaman. Nagdali, nagpapala ka pa lang. Oh. Parang wala pang isang dipa yung pinapala mo. Hinihingal ka na. Iniipit yung tiyan ko eh. Nahirap pa lang ganito. Malaki na yung tiyan. Wala, wala pa siyang isang dipang napapala. Hinihingal. Halatang halata. Ay, may ugat. Isa yan sa ano. Bakit kailangan buhag again. Makakaagaw niya sa pag ng nutrients. Ayan, magtatanim po siya. Anong tatanim mo? Pechay? Ano yan? Kung ano lang muna nandiyan. Pero dapat dito yung mga gumagapang. Ay, oo. Diyan o, gagapang siya diyan o sa ano. Dito pa lang ako ngayon sa palengke. Ito guys, para gagapang siya dito sa cyclone wire. Oh. Sitaw. Sitaw tsaka ito, ampalaya. Oh. Sitaw ampalaya para gagapang sila dito sa cyclone. Sa ilalim, nalagyan ko ng tamatis. Mm-hmm. Yung mga ibang chili. Ay, ugat nito yan ng puno. Mm. Gumapang na dyan. Anong puno to, daddy? Ubas yan. Hindi yan ubas. Apple. Hindi apple yan. Ang ganda ng pwesto mo dyan. Ah. Santol. Bakit? Yan ang likod mo. Grabe yung ginagapang ng ugat ng puno na to. Hanggang dyan. Hmm. Kung nasaan yung dulo ng ano niya, ganda ng ugat niya. Kung nasa dulo ng, nung kanyang mga dahon. Oh, I see. Ganun pala yun. Kahit sa nyug. Ganun yun. Hindi dapat mag-aabot. Ayan guys, ang buwagag niya na. Ayan, may buwagag na siya. Pagod agad oh. Nagbuwaghag pa lang siya ng tataniman niya oh. Naka mga dalawang dipa na. Ayan. Mula doon no. Hanggang dyan. Ayan. Pagod na siya. Ayan. So subaybayan po natin guys ang ating pagpa-farm dito sa aming maliit na farm. Ito po, ang tawag daw po dito ay ano lang, farm. Kasi maliit lang po siya, kaya farm. Pag ektarya yung farm nyo, farm. Pero pag maliit lang na farm, farm, farm. Meron din pala si Caprom, di doon puno ng buko. Kanino galing yun? Ayun o, tatanim niya doon? Ayun o, yung maliit na ano, yung labas na sa ano. Ayun o. Makitatanim niya yan dyan. Ayun po yung kay Caprom D. Ayan, yung dulo. Ito pong isa na to kay Ma'am Nika. Tapos kay Caprom D yung dulo. Ayan. So magtatanim na po tayo dito sa ating pagitan. At gusto po ni Katropang Red yung mga gumagapang daw po dito. Ito po yung cyclone wire natin. So maganda po itanim dito yung gumagapang, yung katulad ng mga sitaw, ampalaya, at saka ano pa ba yung gumagapang? Lasing, ayun, tsaka daw lasing. Ayan, isabit natin dyan mga lasing, yung mga gumagapang. Ayan o, oh. Haba na lang nagawa niya. Yeah.
Maganda maggalaman ngayon kasi makulimlim, hindi mainit. Minsan po kasi sobrang init. Nakakaano ka pa lang. Ano na? Hingal ka na. Hingal kabayo. Oh, hingal kabayo na. Pag sobrang init eh ngayon po, maganda po yung weather, oh, wala pong araw. Hindi po siya maaraw. So ayan, nakakaba na si Red Noveno. Dati tinanggal din pala to, inalis din. Itong puno na to. Ilan? Ito oh. Pati yan, aalis mo. Haalisin din yan, puno na yan. Maganda po dito, oh. Sarap ng hangin, oh. Sariwa. Sariwang hangin. Ayun yung balon. So ayan po guys, ito po yung update na po dito sa ating Munting Farm. Munting Farm lang po no, ito no, kasi ito po ay maliit lang naman po na lupa. So papagandahin pa lang po natin to no. Pipilitin po natin na mapaganda po at maging munting heaven o munting anong tawag ba doon? Yung anong tawag doon di? Yung parang yung munting ano paraiso, ayan. Sisikapin po natin na ito po ay maging isang munting paraiso para sa amin ni Katropang Red na mapaganda siya, no? Malagyan ng maraming halaman. Maraming gulay na halaman, makakain. At ako naman po gagawin ko eh, yung aking hilig. Yung mga hilig ko sa magagandang halaman na hindi naman siya nakakain. Pero maganda sa paningin. Yun. Yung nakakaalis ng stress pag nakita mo yung mga halaman, lalo na yung mga namumulaklak na halaman. Yan po. Dito po maglalagay din po tayo. May mga naipon na po tayong halaman doon sa daet no. Itatanim ko po yan dito. Yung mga halaman na magaganda dito. Kasi plano natin maglalagay din tayo dito maliit na kubo. Pahingahan. Tapos doon po yung maliit na bahay. Dito, ayan po, yung plot na po na yan. Diyan po natin lalagay maliit na bahay. Tapos nandoon po yung sa likod po yung balon. Actually, hindi na po gagawin balon yan. Isasara na po yan. Gagawin na pong parang jetmatic. Yan, lalagyan na ng tubo. Tapos, kasi mahirap pag ganun open eh. Katulad noon, nahulugan ng palaka. Nadi may malaking palaka nahulog. Nalunod na siya. Hindi pala marunong lumangoy ang palaka, daddy. Ha? Hindi marunong lumangoy ang palaka. Eh bakit parang nakatiyaya na siya doon? Gutom na. O play dead lang siya. Play dead lang 'yon. Ha? Ayan na oh, nakalaykay na niya. Yung kanyang anong tawag diyan sa ganyan, daddy, yung platform. Anong tawag mo diyan? May tawag ka diyan kanina eh. Yung sabi mo lakihan yung ano? Ang tawag dyan, yung isang ganyan pilapil yan ang haba na guys oh. Mula doon oh. Yan hanggang doon so, bali dalawang kanto yung nalagyan niya, dalawang portion ng bakod. Ayan po yung bakod. Magano muna tayo dito. Anong gagawin? Magpupunla. Magpupunla ka muna. Ayan, magpupunla daw muna siya. Pechay. Ayan, maglalagay po muna siyang punla na pechay.
Yun. Nagbuhos po muna siya doon ng pechay. Pula lang muna. Ayan. Tapos siya kanya ikakalat yan dyan. Yun. Tsaka mustasa daw. Ito mustasa. Ayan, masarap yan. Mustasa. Para sa ano? Sa sinigang. Dami na yun. Dami na yun? Ganyan lang pala kaliliit ng buto ng mga mustasa. Ayun, oh, maliliit na yun. Ayan. Mustasa tsaka pechay yung nilagay niya. Basil, isa mo. Mayroon kang basil? Ayan, maganda yan, basil. Sige, magtanim ka rin basil. Ito. Tingin ko nga, basil ba yan? Ay, oo, basil. Ayan, sweet basil ito po, guys. Ayan ang ilalagay niya. Sweet basil. Pala ni Red Lobeno. Ayan, sweet basil din yan. Yan, ano yan? Yan yata yung palaya. Sili. Sili. Tanim mo rin yan. Pukunla ko na dito. Ayan, sili. So guys, ito po yung dapat lagay mo ng markings, daddy. Dito po, ang nilagay niya po dito ay Pechay, mustasa, basil, tsaka sili. Yan. Ano masasabi mo? May farm ka na. Yan. Abangan po natin yung mga susunod na kabanata. Kabanata dito. Paano tayo mag-ani? Paano mag-ani? Anong papala ko diyan ng ano, cyclone dalawa. Kung paano mag-ani po. So darating yung araw mag-ani tayo ng pechay, mustasa, basil. Tapos lalagyan ko yan ng ano, sitaw. Tapos ang palaya, paikot yan doon, lahat ng paikot. Lalagyan natin para maganda. Lumilitas ka na lang dito. Oo, dito. Takapit siya doon sa cyclone wire. So, yun, no? Abangan natin yung update, susunod na update. Yan muna. Abangan natin na yung pagtubo ng pechay, mustasa, basil, ano yun? Sili. Sili. Tapos yung mga kanto nito, lalagyan ko ng papaya yan. Yung mga kanto-kanto. Para makain tayo. Ito po yung mga kanto. Lalagyan daw niya ng tanim na papaya. Yun. Guys, maraming pong salamat sa pagsama niyo po sa amin ni Katropang Red na nag-farm po kami ngayon dito. No, nagtanim po tayo ng gulay. At tingnan po natin, no, yung susunod na mga araw, no, pag lumaki po yung kanyang pechay, mustasa, basil, at sili. Tapos magtatanim daw po siya ng sitaw at ampalaya, no, na gagapang po dito sa cyclone wire. Ito po. No, ito po yung pinakabakod cyclone wire. Gagapang po siya dito at mag-aani na lang po tayo at magtatanim din po daw siya sa mga bawat gilid ng kanto ng ampalaya. Ay, ano ba? Papaya. Ng papaya po para po tayo po ay may prutas na papaya. So, ayan guys, ito po yung ating update po dito sa ating Munting Farm. Yeah, munting farm lang po dahil maliit lang naman po itong lupa na to. At samahan niyo po kami at ayan, unti-unting dinidevelop, no? Unti-unti po nating nadidevelop na, no? Mula sa napakatataas. Mula sa napakatataas po talaga ng mga damo.
Eh ito po ngayon, no, malinis na po siya, may bakod na po siya. At inumpisa na pong gawin yung tubig, yung balon, para po pag nag-umpisa na ng pagpapagawa ng bahay, eh may tubig na po na magagamit yung mga gagawa po. At syempre, applyan na rin po natin ng kuryente po. Yun po. So guys, marami pong salamat sa pagsama nyo po ngayon sa aming araw po na to, na Sabado, no? Siguro ito po yung aming magiging weekend gateway, no? Kumbaga, tuwing weekend, dito po kami magtatanim. At asahan nyo po na i-update po namin kayo sa aming munting farm. Ayan. Okay guys, maraming salamat sa pagsama nyo po sa amin ngayong araw ng Sabado. Have a blessed Saturday po and good morning to all sa mga po kayong sulok ng mundo naroon. Especially sa ating mga kababayan, mga OFW po dyan. Maraming pong salamat sa pagsuporta po at walang sawang panonood po sa syempre tambalang Red Noveno at Lorny TV. Thank you everyone and God bless po. Keep safe po. Bye-bye po. God bless everyone. Lorny TV, kahit ano man ang problema, basta kasama niyo siya. Lorny TV, maaasahan sa pagtulong sa kanyang mga kapwa. Siya ang laging kakampi niyo mga kalinga. Ano man ang problema ay palaging tututukan, basta nandito kayo. Mga kalorny, mga kalinga, siya ang kaibigan na ating maaasahan. Gusto mo ba ng kaibigan na tapat at maaasahan? Palaging naandyan kapag sa oras na kailangan, huwag nang mag-alinlangan, siya ang tawagan mo. Kung meron ka mang problema, siya ay tutulong sa'yo sa abot ng makakaya niya. Di na magdadalawang isip na ika'y tulungan, basta ika'y sumaya. Mga manluloko ay kanyang patatamaan, bawal ang pikon sa oras na siya ang kalaban. Makatulong sa kapwa, yan ang laging misyon. Mga reaction sa video, gawing tama ang tugon. At kung ano ang mali ay hindi makakatakas. Mga kalingap na nandyan kahit na anong oras. Lorny TV, makakasama nyo at handang tumulong at kaibigan nyo na totoo. Siya ay laging nandito, asahan nyo. May Lorny TV, papasayahin kayo. Lorny TV, kahit ano man ang problema, basta kasama niyo siya. Lorny TV, maaasahan sa pagtulong sa kanyang mga kapwa. Siya ang laging kakampi niyo mga kalinga. Ano man ang problema ay palaging tututukan, basta nandito kayo. Mga kalorny, mga kalingap, siya ang kaibigan na ating maaasahan. Mga kalingap, tandaan nyo na mayroong tao palagi nyong makakausap at laging nandito si Lorny TV. Dapat alam nyo yan, sa kanyang mga video ay laging subaybayan. Nakakatulong sa mga kapwa niya kalingap. Mga mainit na issue ay pag-uusapan, problema ay iwasan. Palagi nyong samahan ng ngiti at saya at konting kalokohan. At sa pagtulong kahit gaano kalayo, siya ay merong tugon, magpasaya ng mga tao. Hindi yan magbabago para sa inyo mga kalorny, siya ay magiging totoo. Lorny TV, makakasama nyo at handang tumulong at kaibigan nyo na totoo. Siya ay laging nandito, asahan nyo. May Lorny TV, papasayahin kayo. Lorny TV, kahit ano man ang problema, basta kasama niyo siya. Lorny TV, maaasahan sa pagtulong sa kanyang mga kapwa. Siya ang laging kakampi niyo mga kalinga. Ano man ang problema ay palaging tututukan, basta nandito kayo. Mga kalorny, mga kalinga, siya ang kaibigan na ating maaasahan. Lorny TV, kahit ano man ang problema, basta kasama niyo siya. Lorny TV, maaasahan sa pagtulong sa kanyang mga kapwa. Siya ang laging kakampi niyo mga kalinga. Ano man ang problema ay palaging tututukan, basta nandito kayo. Mga kalorny, mga kalinga, siya ang kaibigan na ating maaasahan.